Lagi namang may kapalit ang mga nawala sa buhay natin. Tama, kung bukas ang pag-iisip mo, bukas ang faith mo, bukas ka sa mga aral ng buhay, magiging maigi, tama at tahimik ang buhay mo. Lagi namang may pagbabago sa ating buhay. May mga taong mawawala at may mga bagay na mawawala. Sa pagkawala nila, sa pagkawala ng mga ito, laging buksan ang puso sa pagbabago. Okay lang ang maging malungkot. Okay lang ang umiyak. Basta, huwag mong kalimutan ang linyang payo ng lahat, ang mag-move on. Oo naman, lagi naman may mga susunod na mangyayari. Lagi naman may kapalit ang mga nawala. At kung naniniwala ka sa plano ng Diyos na kahit kailan walang pinlano na masama sa atin, dapat kapitan lang ang pangakong ito. Ganyan naman talaga ang Diyos gumalaw sa ating buhay. May aalisin siya at may idadagdag dahil ito ay nakaayon sa plano niya. Again, ang plano ng Diyos ay laging mabuti at mas maganda. Oo, mas maganda dahil alam kong may sarili ka rin plano na nabuo sa isipan mo sa buhay na ito. Pero, tanggapin ang mga nawala na may kapalit dahil tatakbo at tatakbo ang panahon. Tatakbo at tatakbo ang plano ng Diyos. Hindi titigil, hindi magre-relax. Dahil ang dulo niyan, para sa'yo yan. Deserve mo yan. Dahil na din sa laki ng faith o paniniwala mo sa Kanya. Hayaan siyang gumalaw, hayaan siyang mag-ayos ng mga bagay sa ating buhay. Dahil lahat ay magbabago dahil magne-next level ang plano ng Diyos. Gagalaw at hindi titigil. Pero dapat nakatuon, dapat nakafocus sa future at hindi sa ngayon. Kahit ang maayos na sitwasyon ay magbabago dahil mas higit pa dyan ang dapat na nasa iyo. Because God wants more for you. Again, para sa iyo yan at deserve mo ang mga magandang bagay dito sa mundo. Kaya kahit hindi maganda ang sitwasyon, magbabago yan. Wala siyang plano na i-stuck ka dyan. Wala siyang plano na ititigil na niya yan. You know better. Babaguhin at babaguhin niya yan. Sabi nga sa Romans 8:28, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose."